Uy, ayos yan ah. Hmm. Ano yan? T-cross. T? Hmm. Ganito yan? Hmm. Cross. So, pag pinagsama mo, kotse ba? Feel kotse na! For years, I personally see Volkswagen vehicles as straightforward or business-like. Well, at least sa Pilipinas. For some, boring, pero para sa akin, it's mature or timeless even. But that changes today. Well, at least for this car. This is the Volkswagen T-Cross. And this is the review that a lot of you have been waiting for. My name is Jacob Oliva, the content manager of philkotche.com. Kotche ba? Feel kotche na. Now, before we proceed, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel para lagi kayo updated sa mga videos na ginagawa namin para sa inyo. Okay, sa harap. The face of the T-Cross is kind of busy. Ibang-iba nga, sabi ko nga kanina, ibang-iba siya dun sa usual na Volkswagen nasa Pilipinas. With the S variant, you get halogen headlamps. Sa SE, you have LEDs. Wala siyang DRL and wala siyang fog lights sa S variant. And then, if hindi niyo napapansin, the T-Cross actually has the new Volkswagen emblem. And ano yung difference? Well, yung baba ng W is hindi na nakasayad. And sa digital execution ng emblem na yan is flat na siya. And ayun. So, for the S variant, konti lang difference siya talaga with the SE. Eh. Yun nga, wala kang fog lamps. Pero para sa akin, gustong-gusto ko yung design. Kasi while busy, it complements dun sa youthful na nadating nung sasakyan. As opposed to the usual Volkswagen niya. Under the hood, well, it's obvious that this car is kaya pa na mas malaking engine sa loob ng engine bay kasi mas marami pang space. But with the Philippine spec T-Cross, you get 1.5-liter gasoline engine that powers this whole thing and produces 111 horsepower and 145 Nm of torque. That's mated to a 6-speed torque converter automatic with sport and manual mode. Now, for fuel economy, in mixed driving, highway, and heavy traffic during pandemic, I got 8.9 kilometers per liter. Sa highway naman, with cruise control set at 90 kilometers per hour, nakakuha ako ng 17.6 kilometers per liter. Considering the size of this car, that's already good. Sa gulong, you have 16-inch of alloys na simple in design pero rock. And then you have disc brakes on all wheels. Pero mapapansin mo, medyo parang maliit yung discs or yung rotors sa likod. Sa harap okay lang, sa likod medyo parang maliit siya. But then again, well, na-test naman namin kanina kasi bilang may nag-sudden brake sa highway and kumagat naman siya at the right time. Now, obviously, mas maliit yung gulong ng lower variant, ng S variant. Sa SE, mas malaking gulong and mas maganda yung design. But then again, the thicker rubber, okay siya when it comes to ride comfort na i-discuss natin mamaya. At the sides, well, the small wheels doesn't matter actually. Parang okay lang naman siya sa size ng auto. But ang pinaka mapapansin mo with the T-Cross is, yun nga, youthful pa rin yung look kasi you have an interesting body or character line here na nakabaon din sa body panels. Now, you also have your standard na cladding as a crossover and you have roof rails. For the S variant, yung roof rail mo is black. For the SE, it's silver. Now, for the S variant, yung turn signals mo nasa side mirror na rin, pero manual yan. And mapapansin mo nyo sa likod is makikita mo nyo yung likod na taillight design na didiscuss natin mamaya. And one interesting bit is dito sa B-pillar, meron siyang naka-emboss na Volkswagen logo. Actually, hindi siya logo. Yung Volkswagen mismo na word is naka-emboss sa B-pillar. For me, it's interesting kasi konti lang yung sasakyan na makikita mo na may ganyang detail.
But for the T-Cross, ang pinaka-favorite ko is the colors. Well, this is the S variant and this is the Chinchilla Gray, yung tawag nila. But for me, this is the most unboring na gray na nakita ko sa sasakyan. Kasi usually yung gray na makikita mo is leaning towards being silver. And it's kind of boring. But this one, para siyang clay. Parang andali, ang sarap niyang i-form. I don't know, I really like it. Nice. Sa likod, now you have also an interesting design execution. Kasi you have piano black plastics here. I know, madali siya magasgasan. So I guess ikaw lang maghugas sa sakyan mo or sabihan mo yung car wash boy. And you also have, I like the fact na yung T-Cross emblem is nasa gitna and sobrang minimalist nung execution nung badging. And I like that because it kind of stands as a contrast dito sa busy na design nung buong taillights. And by the way, this is LEDs and yun nga lang, wala siyang camera but you have parking sensors and a shark's fin antenna. Sa trunk, may pang-unlock ka sa key fob and that will reveal 329 liters of default cargo space. Syempre default nga, so nakataas yung rear backrests mo. And kung mapapansin nyo, medyo parang malalim yung trunk. And I guess that's okay because when you fold the rear backrests, it will reveal 1,319 liters of usable cargo space, lalo na pag tinanggal mo itong takip. I think okay na yun na pambawi because yun nga, kahit hindi siya flat, maluwang naman siya and mababa naman yung loading height. Sa loob, well, the monochromatic theme na nakita nyo sa labas, it continues inside. Well, at least for the S variant kasi the S available in white lang and gray. Sa SE variant kasi, yung red, yellow, and violet body colors ay makikita mo rin sa dashboard, which adds the flavor of the car. Pero para sa akin, the monochrome na nakita nyo ngayon, sa akin it works kasi nga sa akin gusto ko yung kulay sa labas. So hindi siya masyadong nakaka-affect, well, at least for me. Now, when it comes to materials, well, this is all hard plastics. And wala kang makikita na soft touch materials sa loob. But what you will appreciate with Volkswagen is hindi lang nila hinayaan na basta plastics lang. May textures na makikita mo sa dito sa dashboard. And kahit papaano, nagkaroon ng buhay. Now, dito sa steering wheel, you have polyurethane na medyo manipis. So I wish na medyo mas pataba siya. But it is flat bottom. So para sa mga thick thighs na katulad ko, okay na okay siya. For your seats, you have fabric seats na manual yung adjustment and meron siyang pattern na, well, nag-a-add nga ng buhay sa cabin. For instrument cluster, you have black on white na malinaw na malinaw naman siya. May digital display sa gitna but it's monochrome but it will display essential information like your driving data, fuel efficiency, and all that. In Volkswagen fashion, your controls for the lights is nasa dashboard. And meron ka na ring headlamp leveler kahit naka-halogens ka. Now, even for an entry-level variant of the T-Cross, you already get cruise control. Na syempre, nandito yung controls sa steering wheel and nandito yung controls mo sa instrument cluster. Pero, medyo weird lang kasi your volume controls is also nandito sa side ng cruise control. So, dalawa yung plus mo, dalawa yung minus. Huwag ka lang malito siguro kasi baka bumibilis ka na, hindi pa napapansin. For the windows, you have automatic na up and down for all four windows. And meron ka na rin speed sensing door locks. Ang ganda na rin kasi kumpleto na yung mga essentials, which is for me, nahanap ko talaga sa sakin yun. Speed sensing door locks, mga automatic windows, kasi, well, 2021 na di ba? For your aircon, well, it is manual. And makapansin mo yung knobs, hindi ganun kaganda yung feedback nung pag iniikot mo siya. And it could be better. But dito sa segment natin na nasaan ang smartphone mo, bumawi naman ang Volkswagen. Because you have a massive space here for your phone. As in, maluwang talaga. Kasha pa yung wallet ko dito and all. Kasyang-kasya lahat. And part na niyan is, itong infotainment mo, meron siyang wireless Apple CarPlay. Hindi ko sure sa Android Auto, but for CarPlay, wireless na siya. And yun nga, ang gandang combination. But then again,
Siguro kulang lang ng wireless charger since magandang combo sana siya with wireless Apple CarPlay, di ba? But if you need to charge, meron ka ng accessory socket dito and meron din namang USB port dun sa infotainment. For the SE, mas malaki yung screen mo, but I guess this is already fine for me. Hindi naman siya masama. Now, for your cubby holes and cup holders. This cup is a venti and kasyang-kasya siya dito sa cup holders kahit dalawa pa. And meron ka rin mga lalagyan ng barya or cards, RFID, dito and dito. Pero pinaka-gusto ko dito is yung bottle holder sa pinto, which is sobrang luwang. Like, kasya dito yung 1 liter na mineral water bottle. For your elbow rests, well, fabric siya. But medyo cushioned naman siya, although medyo pa rin matigas. But at least this one slides para mas maganda yung pwesto mo and mas masarap yung pwesto mo. And by the way, your seats, this is a one-piece sports seats, as they call it, and maganda naman yung bolstering. So for long drives, comfortable naman siya. Okay, so good. There's not much to report here. Nire-reflect nung upuan yung design sa harap. But pinaka-the best dito is space. Like, ito yung bibilin mo sa Volkswagen T-Cross eh. Kasi ang laki ng space, kita nyo naman, I'm 5'6", and layo nung tuhod ko dun sa usual driving position. Pati yung headroom. Now, this is the S variant, so you don't have aircon vents, but you have a USB charging port. But you don't have a cup holder here, but you have bottle holders. Now, headroom is huge. Like, there's a huge margin. Sobrang comfortable niya. And that's because this is the S variant. Wala kang panoramic sunroof, so mas malaki talaga yung headroom mo. Pero sa SE, you have. So I guess kung gusto mo ng parang open air feeling, get the SE variant. For horizontal space, for two people na kaparehong kung medyo malapad, yeah, I guess that's fine. I mean, maluwang siya. Pero if you have a third person here, well, this is still a subcompact crossover, so medyo maskip pa rin siya for three individuals. But possible kasi may third seat belt ka naman. For safety, the T-Cross S comes with stability control, anti-slip regulation, hill hold control, ABS with EBD, tire pressure monitor, ISOFIX tethers, and front dual airbags. The SE naman comes with extra side and curtain airbags, pati automatic emergency braking, and rear camera. Okay, so we're driving a T-Cross, obviously, and I like the feeling behind the wheel of this car because ang ganda ng position. Dali ko naman nahanap yung driving position ko. And ang ganda rin ng visibility. Malapad siya and yun lang, medyo mataas to since mababa yung upuan ko. But I guess that's okay and sanayan na lang yan if bibili mo yung sakya na to. Now, when it comes to power delivery, well, this car is not sporty, obviously. But adequate naman yung power na dinadala niya. Well, hindi ganun ka responsive or sprightly yung transmission mo. And I guess that's okay because this is not a sports car. This is a vehicle na dadalin mo to, I mean, sa city or if mag-long drive ka, okay na okay siya. I mean, kaya niyang it's doing what it's supposed to. By the way, yung side mirrors ng T-Cross is medyo concave. So, bukod sa medyo mahaba na siya, I mean, medyo maluwang na yung nakikita mo na view, extended pa siya lalo kasi concave na siya. And you'll appreciate that because this S variant doesn't have a rear parking camera. So, I guess, tingin-tingin ka talaga nga, gamitin mo yung mirrors mo when you're backing down into a parking spot. When it comes to handling, well, magaan yung steering wheel mo. I mean, magaan tong manibela ng T-Cross. Well, hindi naman ganun ka vague yung feedback from the ground. But minsan nahanapin mo ng konting tigas, especially when you're in the mountain passes, you're trying to do winding roads. Medyo kailangan mo ng better feedback, syempre, para hindi ka mag-understeer and mas safe. But ang gusto ko naman dito is pagdating sa highway, stable naman siya, hindi naman siya malikot na parang batang makulit and high sa sugar. So yeah, I guess that's fine. Sabi ko nga kanina, sana mas mataba itong steering wheel kasi para sa akin ang nipis niya eh. Mas enjoy siyang hawakan kapag medyo mataba ng konti. Now, for ride quality, well, sa akin okay siya.
Nakatulong yung medyo mas maliit na gulong since you have a thicker rubber. And naka-absorb nung sasakyan, nung gulong, suspension, na-absorb niya lahat yung impacts from uneven roads or imperfect roads. So para sa akin, maganda siya, maganda yung ride comfort niya. And nag-a-add dun is, maganda yung noise isolation ng sasakyan na to. Because kahit mabilis ka na, konti lang maririnig mo na, na noise from the outside na kayang-kaya naman takpan when you're listening to music. Although, of course, pagka medyo mabilis na, like highway speeds, meron ng wind noise and some tire noise, which is expected naman. And by the way, the T-Cross has sport mode na you can toggle dito sa gear lever mo. Although, ano lang niya, ibababad lang naman niya yung revs mo sa higher revs para mas responsive yung transmission. Then again, with 111 horsepower and 145 newton meters of torque, hindi ganun kalaki yun. So yeah, it's, sabi ko nga kanina, it's adequate. Overall, the T-Cross is doing what it's supposed to and hindi masama yun. If gusto mo ng sporty na sasakyan, well, this is not the car that you're looking for. This is more for comfort and usual or menial driving tasks. Obvious naman na gusto ng VDUB Philippines na baguhin yung perception ng tao sa brand nila with the T-Cross. And that's while they're trying to penetrate the crossover SUV segment na dating pinapwestohan ng Tiguan na mas mahal. And I think they're successful in doing so. The T-Cross at 1,068,000 pesos as its introductory price for the S variant and another 100,000 pesos more for the SE variant, I think the T-Cross is going to be a volume seller for the company. Now, it all boils down to the deals or promos na kasama ng sasakyan na to. Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Feel kotse na!